Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video is pag-uusapan naman natin o ituturo ko naman sa inyo kung paano nga magamitin ang has, have, and had. But before we proceed, as a disclaimer lang po, hindi po ako teacher or hindi po ako nag-take ng any educational course, but I have this video guys para lang mas maintindihan nyo in a simplest way kung paano nga ba gamitin tong mga to. Kasi lalo na pag first time pa lang natin encounter or minsan one time pa lang natin na-attendan to sa lesson, is may mga time talaga na na-confuse tayo kung paano natin to gamitin. But I assure you guys, na pagkatapos yung mapanood ng video na to, is masasabi nyo, ay, sisiw lang pala, kayang-kaya ko na tong gamitin sa sentence. So, keep on watching! First, lagi nyo pong tandaan na ang has and have ay ginagamit natin in present form, or pag gumagawa tayo ng sentence or yung thoughts na gusto nating i-deliver is in a present tense or kasalukuyang nangyayari or ngayon. Ang has, ginagamit natin to sa isang sentence kung ang subject or ang doer of the action is singular. Ano nga ba po yung singular? Ibig sabihin ng singular, isa lang, walang partner, or isa lang, basta nag-iisa lang siya. Like, for example, she, he, it. Ano pa ba yung mga subject na in a singular form? Any name, like Angelica, Albert, Alex, or whatever, basta nag-iisa lang po ang gagamitin natin is has. Like for example, she has a book. Siya ay mayroong libro. Ang tinutukoy natin siya, isa lang. So, ang gagamitin natin, has. For example, Albert has 3 pets. So, kahit sabihin natin na 3 pets or kahit 1 million pets pa yan, still, ang gagamitin pa rin natin is has. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay si Albert or yung subject, isa lang. So, still, has yung gagamitin natin. Another example, my sister has lots of money. So, sino po yung subject natin dito? My sister. Sister is in a singular form, so ang gagamitin pa rin natin is has. Another one, my friend Angelica has a big house. So, ang tinutukoy natin is ang aking kaibigan na si Angelica ay may malaking bahay. Ang tinutukoy natin is si Angelica, singular form, nag-iisa lang. So, ang gagamitin po natin is has. Next po is ang have. Ang have is gagamitin natin still if the sentence is in a present tense pero ang ating subject is in a plural form. Pag sinabi po natin plural form, it is 2 or more than 1. Like we, tayo, our, tayo or kami, they, sila, and yung I and you po is ginagamitan din natin yun ng have. Kasi ang I and you, kahit isa lang siya, I, ako, so isa lang ako, you, ikaw, isa ka lang din. Pero still exempted sila sa rule, so lagi natin ginagamitan to ng have or plural form. And like, Angelica and Alex, so more than one. Ang gagamitin natin is have. For example, they have lots of toys. So, pag sinabi natin they, sila, ang ginamit natin is have kasi marami yung naging subject natin. Next, we have lots of properties here in our place. So, ang sinasabi natin dito is we. So, marami. So, ang gagamitin natin is have. Next, Angelica and Alex have different kinds of plants in their house. So, Angelica and Alex, still more than one in a plural form. So, ang gagamitin natin is have. And the last one, tapusin na natin kasi medyo mainit na. Pawis na ako. Ang had naman is ginagamit natin pag ang ating sentence is in past tense or nangyari na, tapos na nung nakaraan na. So, had na po ang gagamitin natin. Either singular or plural form ang ating subject. Kahit ano pa po, isa o marami o dalawa yung subject natin is ang gagamitin natin had. Pag ito po ay in a past tense or nangyari na. Like for example, I had a dream last night. So,
ang gusto kong sabihin dito, last night, nagkaroon ako ng panaginip last night, tapos na nangyari na, so ang gagamitin ko dito is had. Next, we had an enjoyable trip last Friday, or kahit hindi na natin sabi yung last Friday, pag sinabi natin, we had an enjoyable trip, so had yung ginamit natin, so ibig sabihin, nangyari na siya kahit hindi na natin sabihin yung specifically kung anong araw. Basta pag sinabi natin na had, understood na po yun na ito po ay past tense or nangyari na. And then, next, Andrew had a high fever last Friday. So, ang sinabi natin is had. So, ibig sabihin, nangyari na po. So, ibig sabihin, last Friday pa siya nagkalagnat, tapos na po, nung nakaraan pa, ngayon magaling na siya. So, ibig sabihin, ang gagamitin pa rin natin is had. So, yun lang po. Bibigyan ko lang kayo ng summary. Pag present tense po, ang gagamitin natin is has and have. Ang has po, gagamitin natin pag single ang ating subject. Ang have, gagamitin natin pag plural ang ating subject or two or more than one yung ating subject. Basta, ang has and have, gagamitin lang natin siya pag ang sentence ay nasa present tense. Ang had naman, gagamitin natin siya pag past tense. Either singular or plural form ang ating subject. Basta nangyari na po, nakaraan na, ang gagamitin po natin is had. So, ayun lang po. Next topic na ulit tayo kasi medyo mainit na dito sa pwesto ko. Talagang pawis na ako. Thank you for watching this video. Bye!